Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyam na oras na water interruption po, araw-araw ang titiisin ng libo-libong sineserbisyohan ng Maynilad simula sa susunod na linggo. Kasunod po yan ang bawas alokasyon na angat dam para sa supply ng Metro Manila dahil sa pagbaba ng level nito. Posible ring maapektuhan ang kapasidad ng mga power plant na pinatatakbo ng tubig. Nakatutok si Mark Salazar. Pinaghahanda na ng MWSS ang halos 600,000 customer ng Maynilad para sa 9 na oras na daily water interruption simula sa Miyerkules. Since the elevation of the angat is 180.31 meters na ngayon as of 12 noon, we expect na magiging 180 meters ito bukas. Maynilad will be issuing notice of interruption to the customers on Monday. So doon po nila ilalagay kung anong mga areas yung affected. Sa maagang abiso, mula 7 PM hanggang 4 AM ang water interruption sa mga piling mataas na lugar ng Quezon City, east of Metro Manila at ilang lugar sa Maynila. Ayon sa Maynilad, ilalatag nila sa isang press conference sa Lunes ang pinalalistahan ng mga lugar na apektado ng water interruption. Kung mapaagaman ay ipopost na rin nila sa Linggo sa kanilang mga social media page. Ang water interruption ay direktang epekto ng pagbawas ng National Water Resources Board sa alokasyon ng angat dam sa supply ng Metro Manila. Mula sa dating 50 cubic meters per second, magiging 48 cubic meters na lang ang alokasyon. Baka mangyayari yan either Sunday or Monday, no? Yun po yung ano natin, no? Yun po nakikinatan natin na posibleng mangyari yung pagbaba ng level below 180. 180 meters ang minimum operating level ng angat dam. At habang nasa bungad pa lang tayo ng El Nino, mahaba pa ang panahong pwedeng bumaba ang level ng tubig sa dam. Pero sabi ng MWSS at NWRB, baka hindi naman umulit ang sitwasyon noong El Nino ng 2010, kung kailan bumagsak sa 157 meters ang lowest elevation ng reservoir na nakaperwisyo sa 1.5 million customers ang apektado ng 10 oras na daytime water interruption. Based from our projection right now, hindi naman po siya aabot ng ganun. So as the worst, I think around 175, mga ganun. And we have to continuously observe ano pa yung development, no, with the succeeding days ahead or linggo, even months. Kasi sabi nga po ng PAGASA, it will be a normal rainy season. Ipinag-utos na sa mga government offices na bawasan ang konsumo ng tubig by 10%. Pero ang pakiusap ay para sa kooperasyon ng mga kabahayan na mas maraming matitipid. Yung pagwawashing ng mga vehicles natin, yung pagdidilig ng mga halaman po natin sa labas, yan yung mga binabawasan po natin. Pero for the CR, kailangan natin yan is for the sanitation po natin. Since COVID pa ngayon, so kailangan natin maghugas palagi. Dahil sa mababang level ng tubig sa mga dam, kalahati raw ang magiging kabawasan nito sa kapasidad ng mga hydroelectric power plants at papalo pa ng hanggang 70% pagsapit ng Disyembre. Base yan sa ginawang pag-aaral ng Department of Energy. Pero hindi raw inaasahang magiging malaki ang epekto ng mas mababang kapasidad ng hydroelectric power plants sa pangkalahatang power supply sa bansa. Mababa yung demand natin by about 300 to 500 megawatts. So dahil doon, hindi namin nakikita na magiging major problem for this year itong ating mga hydroelectric power. Gayunpaman, sinasabi na namin na base sa ating power outlook, dahil sa El Nino, posible tayo magkaroon ng 4 na yellow alerts. Merong 3 posibleng yellow alerts sa August at saka ngayon sa July, posible na may yellow alert sa third week of July. Ngayon, ina-assume natin na aandar na yung ilihan by about 720 megawatts. Yan yung ating ginagawa muna.
Pero para maiwasan pa rin ang brownout, nakahanda rin daw ang mga ancillary services ng National Grid Corporation of the Philippines. Pinamamadali na rin ng DOE ang tatlong malalaking proyektong titiyak na sasapat ang supply ng kuryente sa bansa. Ang San Hermosa, San Jose sa Luzon, Mindanao Visayas Interconnection Project, at ang Cebu Negros Panay Project 3 na ipinangako ng NGCP na matatapos sa susunod na buwan. Pag natapos po yung tatlong major projects na yan, yung impact po ng El Nino ay maiibsan dahil meron po tayong pagkukunan ng energy na posibleng magkulang dahil wala po yung ating mga hydro. Ang National Irrigation Administration o NIA naghahanda na rin sa inaasahang kakulangan ng patubig para sa irigasyon. Ipinatutupad na ngayon ang alternate wetting at drying system na makakatipid daw ng 30% sa tubig. May mga nakalatag na rin daw ng mga plano depende sa lawak ng mga apektadong taniman. Kausap po namin dito ang Department of Agriculture para hingan po namin sila ng high value crop sa input na hindi po masyado nangangailangan ng tubig. Kaya po ng mais, you know, worst scenarios, munggo, etc. Tapos may mga pinapabigay po tayong mga water pump and solar pumps doon sa mga area affected. Kung talagang magiging malala ang tama ng El Nino, nariyan rin daw ang mga cash for work at alternatibong pagkakakitaan na ikinakasan ng NIA at DOLE at DSWD. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Posibleng maging isa sa mga pinakamainit sa kasaysayan ang taong 2024 ayon sa PAGASA kung hahabang epekto po ng El Nino. Ngayon naman, ako parang tag-init ang temperatura kahit pumasok na ang tag-ulan. Ang paliwanag ng PAGASA at diskarte ng ilan, tinutukan ni Oscar Oida. Di bali ng madumi ang tubig at may karato lang nagbabawal sa paglangoy. Di nagpapigil ang mga kabataan ito sa pagtampisaw sa Baseco Beach. Maibsan lang ang nararamdamang sobrang init. Ang ilan nga, may padive-dive pa. Sinasaway namin, kaso wala, matitigas talagang ulo nila. Pabalik-balik na naman, maliligo. Ang dalawang ito naman, pilit na pinagkakasya ang mga sarili sa batya. Sa sobrang init po na talaga ng panahon, hindi mo naman po talaga maiiwasan ang paglangoy sa tubig. Kahapon, naitala ang pinakamainit na araw ngayong buwan sa Tugigaraw, Cagayan. 37.2 degrees Celsius yan. Konti na lang ang diferensya sa pinakamainit na araw ngayong taon na noong tag-init pa naitala sa Isabela. Eh bakit nga ba summer feels pa rin ang panahon? Gayong noong Hunyo pa idiniklara ang tag-ulan. Ayon sa PAGASA, bunsod ito ng monsoon breaks o panahon kung kailan mas mababa sa 5 mm ang naitatalang average sa ulan. 3-4 na magkakasunod na araw daw yan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ito pa ay during rainy season or southwest monsoon period ay makakaranas po tayo ng mga ulan na or mga araw na wala pong ulan. At ito po ay maaaring isa sa mga reason kaya po kahit na rainy season tayo ay mainit pa din po. Nakadagdag pa ang mga tinatawag na easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Pati na rin ang tinatawag na ridge ng high pressure. Pag may ridge tayo na high pressure, less yung mga cloud development natin. So, less likely din yung mga pag-ulan. Bagamat hindi raw ito karaniwan, hindi naman na daw ito bago at naramdaman din noong taong 2020. Sa darating na linggo, posible na muli tayong ulanin lalo na sa silangang bahagi ng Visayas at silangang bahagi ng Northern Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. 48 barko ng China ang namataan sa isang bahurang malapit sa Recto Bank na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Posible raw na may kinalaman yan sa oil exploration ayon sa isang eksperto. Nakatutok si Chino Gaston. Sa Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea noong June 30, 48 Chinese fishing militia ang namataan ng Western Command ng AFP sa may Iroquois Reef.
May 240 kilometers ang layo nito mula sa Palawan. Nasa timog ito ng Reed Orecto Bank, ang bahurang nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa militar, nagkukumpula ng fishing boat sa mga bahura at tila wala namang ginagawang pangingisda. Sa kalapit na Sabina o Escoda Shoal naman, nakitang nagpapatrolya ang Chinese Coast Guard at Chinese Military Vessel. Isinumitin na ng WESCOM ang mga litrato sa pamunuan ng AFP na posibleng anilang maging basihan ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Ngayong taon, higit 30 diplomatic protest na ang inihain ng Pilipinas at China kaugnay ng mga aktibidad nito sa West Philippine Sea. We can only speculate but we really don't know yet kung ano yung specific purpose why they are getting larger and larger in number. But one thing is for sure, sir, they really wanted to expand yung kanilang control din sa area. Kaya sila dumadami, sir. Noong nakarang linggo, hinarangan at binuntutan na naman ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa Ayungin Shoal. Pero sabi ng Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, ang PCG ang nanghimasok sa teritoryo ng China nang walang anilang pahintulot. Professional at restrained aniya ang maneuvers ng Chinese Coast Guard. Tinawag namang irresponsable ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang ginawa ng China at nananawagan siya sa China na sumunod sa international law kasama ang pagtupad sa 2016 arbitral ruling. Sabi ng U.S. Department of Defense, nag-usap sa telepono kahapon sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. Doon muling idiniin ni Austin na sakop ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Sa ilalim ng MDT, maaring sumaklolo ang U.S. sa Pilipinas kapag inatake ng anumang bansa. Aminado ang WESCOM na may epekto ang pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, pero hindi anila nito mapipigilan ang maritime patrols at resupply mission, lalo na sa Ayungin Shoal. Sa tingin ng analyst na si Professor Renato De Castro, posibleng may kinalaman sa oil exploration ang pagbabantay ng China sa Reed Bank. There's a possibility, of course, that the Philippines under this current administration might decide to conduct a unilateral exploration of the Reed Bank. This will, of course, China will do everything that's possible to prevent us from conducting a unilateral exploration. Dalawang beses nang itinigil ang oil exploration sa Reed Bank dahil sa pag-alma ng China. Sa Reed Bank din nangyari ang pagbangga ng isang Chinese fishing vessel sa Gem Veer 1 kung saan ilang mangingisdang Pilipino ang sinagip ng isang Vietnamese fishing boat. Sabi ni Senator JV Ejercito, dapat makipag-usap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping tungkol sa mga harassment ng Chinese Coast Guard. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros, dapat pigilan na ng spokesperson ng China Foreign Ministry ang aniyay pagsisinungaling, gaslighting at propaganda. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Humingi ng paumanhin ang direktor ng NBI kasunod ng viral na sexy dance na naganap sa pagtitipon ng mga opisyal nito. Sa isang eksklusibong panayam, tinanong po namin ang artistang Silong Mejia na nasa video rin kung binayaran ba sila. Nakatutok si John Consulta. Kabilang ang video ito sa post ni Long Mejia sa mga dahilan kung bakit naisa publiko ang ilang sexy dance sa mid-year NBI Command Conference nitong June 30. Sa eksklusibo kong panayam sa kanya, ipinaliwanag niyang naimbitahan daw siya at 3 professional dancers ng isang malapit na kaibigan para mag-perform sa social event ng NBI. Depensa pa niya, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho para i-entertain ang mga nanonood sa kanila. Sexy na masagwa, hindi, ala ko nakikitang ganun eh. Dahil isinasayaw nila sa national TV, ang napapanood dyan eh. Sa TV mismo, national TV, yun ang sayaw nila. At ala ko nakikitang masagwa rin sa sayaw nila. Ang tawag nun, entertainer sila, sumayaw sila, dahil dancer sila, sumayaw sila nang naaayon naman at maayos sa sayaw. Ginagawa lang namin dyan talaga yung trabaho namin. Wala namang naninisi kina Mejia at sa mga nagsayaw. Pero sa NBI, may tila dapat panagutin ayon kay NBI Director Medardo de Lemos. Hindi namin intensyon na makasakit ng damdamin ng ating kababaihan. Kung naging offensive man ang pagsasayaw na ito noong June 30 after the command conference, sa sensibilities ng ating mamamayan, lalo ng ating kababaihan,
Humingi po kami ng paumanhin. Sa ilan, hindi ang pagkasayaw ang issue, kundi ang pagkasalito sa pagitipon ng gobyerno. Paglilinaw ng dilemos, ginawa yan sa social gathering matapos ang mismong command conference kung kailan wala na siya. Meron kaming fellowship para magkaroon ng bonding ang aming mga regional officers tsaka ang aming mga national officers dito sa Manila. Kung andun po ako, malamang napahinto natin yung kung sumayaw man. Hindi po ito sanction ng NBI management. Wala rin daw pera ng gobyerno na nagastos sa mismong sexy dance. Pinapaimbestigahan natin ang pangyayari kung sino ang nag-imbita, nagdala ng dancer at kung sino ang nagpahintulot na mag-perform sila doon sa NBI socials. Kaya tinanong ko si Mejia, may ibinayad ba sa kanila? At kung meron, magkano at sino ang nagbayad? Ako po'y nakahandang tumitig sa harap ng camera. Wala pong anumang 5 man po na ako'y natanggap doon. Wala po dahil meron lamang po akong tinanong na utang na loob sa isang kaibigan. Sinubukan naming alamin kung sino ang nag-imbita sa kanilang grupo, pero hiniling ng aktor na di niya ito pangalanan bilang pagrespeto sa privacy nito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa ikatlong sunod na buwan, bumaba ang antas ng mga walang trabaho sa Pilipinas ayon sa datos ng gobyerno. Balik pre-pandemic din ang underemployment, pero tingin ng iba, hindi sila dapat ituring na employed dahil walang kasiguruhan ang trabaho. Nakatuto si Maki Pulido. Kumpara noong May 2022, umakyat daw ng mahigit 2 milyon ang may trabaho sa Pilipinas. Kaya ang antas ng walang trabaho nasa 4.3% na lang. Ikatlong sunod na buwan na yan ang pagbaba ng unemployment ngayong taon. Pinakamaraming nagkatrabaho sa agriculture and forestry, accommodation and food service activities, at other service activities tulad ng computer repair. Bumaba rin ang antas ng underemployed o yung mga nakukulangan sa oras ng trabaho para sumapat ang kita. Balik pre-pandemic level na yan o mas kaunti pa nga kumpara noong taong 2019. This is a good news sa ating labor market. May pagtaas sa employment at may pagbaba naman doon sa underemployment. Para sa PSA, full-time o part-time ka man sa trabaho, mabibilang ka na sa kanilang employment rate. Pero pakiramdam ni na Maricela Terena, parehong sales agent, hindi sila employed. Ang kailangan, yung stable na monthly income, kasi yun yung kailangan talaga para pantustos sa pamilya, sa pangailangan ng anak, yung mga bayarin sa mga bills. Usually po yung nakikita mo ngayon, more on project based na lang po. Pag walang sales, wala ang kinta. Ang tamang employment daw para sa rider na si Vince, yung may kasiguruhan at benepisyo. Hindi yung isang click lang ng employer, wala ka na agad pagkakakitaan. Kaya tulad ni Natire at Maricel, walang tigil sa paghahanap ng trabaho si Vince. Pag may job fair, pero hindi naman kagad natanggap, hindi ka nang natawagan nila. Parang photo ops lang. Ganun pa man, sabi ng Department of Finance, looking good ang mga numero. Maganda raw ang ipinapakita nito sa ekonomiya ng bansa at sa livelihood opportunity ng mga Pilipino. Ang NEDA naman tiniyak na itutulak pa nila ang mga reforma para sa dagdag na investment para makalikha pa ng mas kalidad na trabaho sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, good news, nilagdaan na ng Pangulo ang batas na bubura sa utang ng libu-libong magsasaka. Bayad sana yan para sa mga lupang iginawad sa kanila sa ilalim ng iba't ibang agrarian reform program ng gobyerno. Nakatutok si Ian Cruz. Kasi ano nga, yung magkatotoo. Ganun. Para makaginaginhawa din ng mga magsasaka. May bagong pag-asa para sa maraming magsasakang matagal ng pangarap magmay-ari ng lupang pinaghihirapang bungkalin. Pangarap na sinikap mabuo sa Presidential Decree 27 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, CARP Law ni dating Pangulong Cory Aquino at pinalawig na CARP Law ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kabilang sa proseso sa mga programang yan, ang pagbabayad ng mga magsasaka sa lupang inaward sa kanila. Pero hindi lahat kinakayang makabayad. Kanina, nilagdaan ng Pangulo ang batas na bubura sa mga hindi nabayarang annual installments at interest para sa mga lupang nasa ilalim ng mga nabanggit na programa. Sa nilagdaang New Agrarian Reform Emancipation Act, mahigit 610,000 magsasaka ang mawawala ng agrarian arrears o utang na abot sa halos 60 bilyong piso pag pinagsama-sama. Nakalubog pa naman sa utang.
Kaya hindi makakaahon 'yan, hindi mga hindi na sila makabawi. Kaya let's give, after all, this is so important to our economy. Gobyerno na rin ang sasalo sa 206 million pesos obligasyon naman ng mahigit 10,000 benepisyaryo sa ilalim ng Voluntary Land Transfer Program. Wala pong impacto sa fiscal picture ng gobyerno dahil naplano na po namin over the next 5 years. Pag nagtapatakbo pa kayo ng gobyerno, hindi lang po efficiency yung inyong iniisip, social justice din po. Ang mga nakinabang na magsasaka, inabutan na ng mga titulo ng lupa, kabilang ang mga naimbitahan sa palasyo. Na rin sa akin. Daming magkakapatid na yun po. Mga kasama ko. Isang pamilya lang po kami. Na minana ko lang sa tatay ko. Maraming salamat po. Pati sa mga kasabay na seremonya sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kasama ang mga binigyan mula nang maupo ang Pangulo, mahigit 60,000 titulo ang ipinamahagi na sa halos 70,000 magsasaka. Kung magkakadagdag ng almost 1 million na hektarya, malaking bagay yun sa ating produksyon. Para naman, masasabi natin sapat ang supply ng bigas. Pero marami pang kailangang gawin. Sa huling tala, kapag ibinawas ang kulang 3 milyong magsasaka na nabigyan ng lupa mula 1972 hanggang 2022, meron pang 11.2% na mga target na sakahan ang kailangan pang ipamahagi. Kailangan ding alalayan ang mga magsasaka dahil sa mahal ng gastusin sa pagsasaka para hindi sila mapilitang ibenta ang kanilang lupa. Ayon sa Department of Agrarian Reform, hindi pwedeng ibenta ang mga na-award na lupa sa loob ng 10 taon. Pag nalaman po ng agrarian reform na kanilang ibinenta ang lupa nila, babawiin po ng pamahalaan at ibibigay natin sa ibang beneficiary. Pagka 10 taon, pwede na nilang ibenta yan, pero para hindi na mauwi dyan. May technical support, meron tayong binibigay na pagkukuhanan ng binhi, pagkukuhanan ng mura-mura ng fertilizer. Lahat yan ay ating ginagawa. Bagay na inaasahan ng nakasaklay ng si Loreto Bautista na sa edad na 76 ay nagtatrabaho pa raw sa tubuhang dating inaward sa kanyang mga magulang. Talagang masayang-masaya at sarili na sa tagal ng itinagsaka doon sa lupa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Dinepensahan ng Warner Brothers Pictures na producer ng Barbie ang kontrobersyal na mapang ipinakita sa isang eksena ng pelikula. Kamakailan, ipinagbawal ang pagpapalabas ng pelikula sa Vietnam dahil sa eksenang tila nagpapakita ng kontrobersyal na 9-9 ng China. Ayon sa Warner Brothers, childlike o parang gawa ng bata ang crayon drawing ng mapa sa pelikula. Ipinapakita lang daw na ma-drawing ang katangisip na paglalakbay ni Barbie mula sa Barbie Land patungo sa tunay na mundo. At walang hangarin na gumawa ng anumang posisyon o paninindigan. Wala namang bago pahayag ang MTRCB tungkol sa pagpapalabas ng Barbie movie sa Pilipinas, pero nauna nang sinabi ng MTRCB na susuriin nila ang pelikula. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Mas riot na weekend tawanan ang dapat ninyong abangan dito sa GMA. Dahil ang longest running gag show sa bansa na Bubble Gang, tuwing Linggo nyo na mapapanood. Ang mga dapat abangan at ang pasilip sa kanilang set, ichichika sa atin ni Nelson Canlas. Tapos na ang maniligayang fairness nyo. Huh? Bakit naman? Kanyari? Nagbabagong bihis ang longest running gag show ng bansa, ang Bubble Gang. Tampok pa rin naman ang ilang familiar faces tulad ni Michael V, Charis Solomon, at Paulo Contis, kasama sina Betong Sumaya, Cocoy De Santos, Edgar Alan Guzman, Buboy Villar, Ana Baro, at Cheska Fausto. Malaking hamon daw na mas mapatawa pa ng mga dating nagpapatawa, ang new generation of viewers. Isa sa mga sikreto kung bakit kami tumagal ay yung pag-adapt namin sa panahon, di ba? Hindi kami stubborn.
na ito yung konsepto ng bubble gum, dapat ito lang. Hindi namin yan iniisnab, kailangan lahat na nare-reach namin, Gen Z, millennials, mga bata, yung mga purists na nanonood ng bubble gum before pa. Something new, something different after ilang years, 28 years, at least meron naman kaming magagawa pa ring bago. Bagong bihis, pero dating set, para di raw masyadong manibago ang audience. Inilibot pa ako ng mga kabawal nating sina Buboy at Kokoy sa mga ginagamit nilang set sa gag show. Ang bagong format, mapapanood na tuwing Linggo alas 6 ng gabi, simula July 9. We wanted to move it to an earlier time slot on a Sunday para mas marami ang maka-enjoy sa binibigay na entertainment ng Bubble Gang. To give it a new face, syempre. Kasi, di ba, habang tumatagal, you always have to reinvent yourself. Especially for a program that has lasted this long. Nakakaapekto kaya ito sa nakasanayan na ng dati nating mga kababol. Lalo at may kasama ng live audience sa studio. Magandang element yun. Parang nakakabalik siya ng energy. Instant return ng energy at saka yung response na ikita mo kagad. Simulan na ang pagpapatawa tuwing Linggo. Sa ilalim pa rin ni na Direk Frasco Mortis at Mark David. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Dahil sa kulang umanong dokumento, hindi pa binabayaran ng PhilHealth ang higit 500 milyong pisong halaga ng mga claim ng ilang ospital ayon sa Commission on Audit. Milyong-milyong pisong claim din ang dinenay o hindi nababayaran, pero hindi raw dapat singilin sa mga pasyente. Nakatutok si Joseph Moore. Sa 2022 audit ng Commission on Audit o COA sa apat na specialty hospital, aabot sa lampas kalahating bilyong piso ang mga claims sa PhilHealth na hindi pa binabayaran o ibinalik sa mga ospital dahil sa kakulangan ng mga dokumento. Pinakamalaki sa mga yan ang hinihingi sana ng Lung Center of the Philippines, kasunod ang sa National Kidney and Transplant Institute. Lampas 60 million pesos naman ang denied o hindi na talaga babayaran ng PhilHealth. Sa mga yan, pinakamalaki ang sa Philippine Children's Medical Center o PCMC, kasunod ang sa Lung Center at sa NKTI. Ang sagot daw ng Lung Center ayon sa COA report, karamihan daw sa mga return to hospital nila na claims ay mga swab test claims mula taong 2020 at 2021 na hindi nila na-file sa rekomendadong 120 days. Wala pa naman daw noon na patakaran ng PhilHealth tungkol dito, pero inaayos sa daw nila ito. Nakikipag-ugnayan naman daw ang NKTI sa PhilHealth bagaman nasa kamay na daw ng mga PhilHealth evaluators ang desisyon at sa pabago-bago nitong guidelines. Sabi naman ng PCMC, karamihan daw sa mga claims nila ay sa swab testing din. At nakikipag-ugnayan na rin sila sa PhilHealth para ma-reimburse ito. Lampas 100 million naman ang denied or return to hospital na PhilHealth claim ng Philippine Heart Center. Minomonitor daw ang mga yan habang inaapila ang mga denied nila na claims. If it is denied with finality, hindi nila makukuha yon. The RTH, they have a chance to rectify the deficiency, to fix the problem. At kapag naayos nila yon, edi submit to PhilHealth again, complete, and we will pay. Pero hindi raw dapat kailanman binabawi sa mga pasyente ang mga hindi na kolektang claim. May iba pa naman daw pwedeng pagkunan ng mga government hospitals ng pondo bukod sa PhilHealth, lalo na para sa mga indigents o walang-wala talaga. There's the DOH MAIP, Medical Assistance to Indigents. There is yung basically yung malasakit center, meron silang one-stop shop na nandun lahat ng possible sources. Dapat no balance billing, hindi sila dapat binibigyan ng parang bill. Para sa taon 2022 lamang, halos 130 billion pesos ang binayarang claims ng PhilHealth. Pinakamarami para sa mga nasa informal sector, kasunod ang senior citizen at mga nasa pribadong sektor. Pagtitiyak ng PhilHealth, may sapat itong pondo para bayaran ang mga claims ng mga nangangailangang pasyente. Tayo ay umaasa sa maayos na patakbo ng finances natin, meaning dapat may puwapasok na pera kasi magpapalabas tayo eh. Yan ay kahit hindi muna itinuloy ang dapat sana ay pagtataas ng kontribusyon sa PhilHealth. And when the time comes, we will have to discuss the really urgent question na where will we get the money? Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Magandang gabi.
gabi mga kapuso. Kahit mainit at maalinsangan sa malaking bahagi ng bansa ngayon, maging handa pa rin sa posibleng pag-ulan. Bukod kasi sa easterlies, may epekto pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, pati ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng hapon, may pag-ulan sa Ilocos Region, Calabar Zone, Bicol Region, Mindoro at Palawan. Sa Linggo, halos ganito rin ang mararanasang panahon lalo na sa hapon. May tsansa ng panandali ang malalakas na ulan sa ilang lugar gaya ng Ilocos Sur at La Union. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa ngayon pero maghanda pa rin ang payong kung lalabas ng bahay. Malaking bahagi ng Visayas naman ang uulanin bukas ng hapon. May malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Western at Central Visayas. Sa Linggo ng hapon, mauulit ang pag-ulan at may intense rains na sa Negros Provinces. Bahagyang mababawasan ang pag-ulan pagsapit ng gabi. Maulang weekend din ang mararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo tuwing hapon. May matitinding ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Gaya ng naranasan sa Pikit Cotabato, kung saan pahirapan ang pagpasok sa paaralan dahil sa putikang daan, pati nga loob ng silid na balot ng putik. Ito raw ang iniwan ng matinding baha noong nakaraang Linggo, na umabot pa ng hanggang bewang pero sinuong pa rin ng mga guro makarating lang sa paaralan. Sa bayan naman ng President Rojas, umabot na sa mahigit 1,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha at landslide. Lagpas 100 ektarya din ng mga pananim ang napinsala. Mga kapuso, mag-ingat pa rin po tayo. At yan muna ang latest sa Lagay ng Panahon. Ako po si Maureen Shrivers, ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Chika in a minute! Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happening. Drop everything now, Swifties! Dahil Speak Now Taylor's version is officially out today. Mapaback to December sa ilan sa greatest hits ni Taylor gaya ng Mine, Dear John at Enchanted. May new 6 songs from The Vault din na kasama sa album. JK is on fire! Pinusuan ng armies all over the globe ang sizzling hot na latest concept photos ng BTS superstar Jungkook para ito sa kanyang upcoming solo single na 7. Extra special ang safari-themed birthday celebration ng anak ni Max Collins at Pancho Magno na si Sky. Present sa party ang ilang friends and family. Blessed and thankful raw si Max and Pancho na in a very good place raw sa kanilang co-parenting kay Sky, who just turned 3. Weekend is waving! Sa mga naghahanap ng gagawin, pasyal na sa Pasay City para sa biggest toy con this year. Ang latest doon, ichichika live ni Katatibayan. Kata! Iya mapa-cosplayer o toy enthusiast lahat sama-sama sa biggest toy convention this year, ang ToyCon 20. Higit 1,000 mga laruan, mga collectible, at samot-saring mga memorabilia ang bida sa toy convention na pwedeng ma-enjoy ng toy fanatics, collectors, at pati mga magkakaibigan o magkakaanak na naghahanap ng mapapasyalan ngayong weekend. Mula sa life-size Funko Pops hanggang sa inyong favorite superheroes, kumpleto yan sa ToyCon 20. Sa unang araw pa nga lang ngayong araw, dagsana ang mga tao. Hindi lang kasi exhibits, mga laruan at collectibles ang may kita rito. Ma-enjoy rin ang live performances from your favorite J-pop idols. Hindi rin dapat palagpasin ang pagkakataong bisitahin ang Voltes 5 booth. Ano masasabi mo sa Voltes 5 ng GMA? Maganda po. Step up from the norms of Philippine television. May Voltes 5 pillows at shirts. At this weekend, pwede nyo pang makabonding ang ilan sa cast at production team ng Voltes 5 Legacy. Hindi lang yan, dahil may bonus pang autograph signing, panel interview, at libreng screening ng Voltes 5 Legacy, the cinematic experience. Congratulations as a stalwart of Pinoy pop culture and really an example for all of us. Isa pang highlight ngayong araw, ang pagkilala kay Kapuso comedy genius Michael V bilang Pinoy Pop Culture Icon Awardee. Hindi matatawaran ang ambag ni Bitoy sa Filipino pop culture mula sa larangan ng musika, telebisyon,
pelikula at pati sa online. At home nga rito sa Toy-Con 20 si Bitoy bilang isang toy collector din himself. Pati mga memorabilia from movies and music of the 80s and 90s. It's something that I will cherish for a long time kasi ito yung ano eh, ito yung personality ko eh. And be able to receive this award na parang embodiment ng pagkatao ko, parang napaka-special para sa akin. Nilibot din ni Bitoy ang mga booth dito sa Toy-Con, pati ang Voltes 5 Legacy booth. Now I'm the sixth member of the Voltes team. I came up with something na dapat ano siya, parang childlike. He's very smart, he's very eager to learn, still very scared and very naive. Pero at the same time, talagang ano siya, talagang reliable. Magandang pasyalan ang Toy-Con 20 this weekend sa rami pa ng mga nakahandang sorpresa at special guests. Tatagal ang Toy-Con hanggang Linggo, July 9 dito sa SMX Convention Center. Yeah, exciting ang mga kaganapan bukas dahil makikivolt in ang limang piloto ng Voltes 5 team led by Miguel Tan Felix. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, Iya. Maraming salamat, Katatibayan. Tiwala at kumpiyansa pa rin daw si Pangulong Bongbong Marcos kay Tourism Secretary Cristina Frasco. Mabilis ang galaw niya that she terminated the contracts that were in question. Kung matatandaan, tinuldukan ng Tourism Department ang kontrata sa ad agency na gumawa ng video na nabistong may mga kuha abroad. Ginamit po ang video bilang presentation sa launch ng tourism campaign na Love the Philippines at kalaunan ay in-upload sa social media accounts ng Tourism Department. Sabi ng Pangulo, masasabing na-control ni Frasco ang krisis at alam niya ang kanyang ginagawa. Naglabas ng bagong utos ang Sugar Regulatory Administration para pahintulutan ang pag-aangkat ng 150,000 metric tons ng refined sugar o puting asukal. Ayon sa SRA, yaray para anila maibsan ang inaasahang kakulangan sa supply at madagdagan ang buffer stock ng asukal ng bansa. Base sa Sugar Order No. 7, kailangan dumating sa bansa nang hindi lalampas ng September 15, 2023 ang iaangkat na asukal ng maotorisadong importer. Ito ang pangalawang utos para sa pag-i-import ng asukal ngayong taon, kasunod ng Sugar Order No. 6 para sa pag-angkat ng 440,000 metric tons ng asukal. All out na ang paghahanda ng cast ng upcoming Kapuso series na Black Rider para sa matitindi at bigating action scenes. Ang ilang pasilip sa kanilang training, ichichika sa atin ni Katatibayan. Kahit nagsimula na ang taping, tutok pa rin si Naruru Madrid, Katrina Halili, Joem Bascon at iba pang cast members sa kani-kanilang mixed martial arts training. Mahirap man, nakakapanibago at nakakapagod. Committed daw sila para mas mapaganda ang upcoming full action series ng GMA Public Affairs na Black Rider. Black Rider yung pinaka ma-action na maituturing ko. Dahil nung binasa ko pa lang yung script, actually, yung pinitch pa lang nila sa akin, to sinabi nila sa akin na it's gonna be pure action. So, kahit na pagsama-samahin yung lahat ng mga projects na nagawa ko at gawing isa, parang ito yung kalalabasan. Ganun kabigat. Bago nga sumalang sa tapings, kinakabisado ni Naruru at mga miyembro ng Golden Scorpion led by John Lucas ang action choreography ng bawat eksena. Hindi rin nagpahuli si Katrina na aminadong malaki ang naging adjustment, lalo pat noong 2007 pa siya gumawa ng action series para sa sering Lupin. Kasi yung role ko, magaling eh, magaling na assassin, so pressure on me. So kailangan ko talaga mag-train. Super happy ako na maging part ako ng Black Rider. And maganda yung role na binigay nila sa akin. First time naman naggagawa ng action series sa Kapuso Network si Joem na sobra raw excited. Mahal na mahal ng mga Pilipino ang action. Siguro mamahalin niyo kung kaiinisan. Yun na siguro. It's very intense. Yun ang masasabi ko. Very intense yung character ni Jasper. Very carnal. Nagpapadala siya lagi sa emosyon niya. Lagi niyang siguro binubuyo si Calvin, which is played by John. And I'm even happy working with the young ones. Bukod sa mixed martial arts training, kumukuha rin ng gun handling at firing ang cast. Pero ang tanong ng mga tao, sino kaya ang gaganap na leading lady ni Ruru para sa Black Rider? Marami pa kaming mga sorpresang inihanda sa inyo.
So kung nagulat po kayo doon sa aming ginawang storycon at napakita po yung mga cast ng Black Rider, nako, hindi pa po yun lahat. Marami rin pong papasok dito na mga galing ng kabila, pero ngayon nandito na rin po sa atin. Katatibayan updated sa Showbiz Happenings. And that's it for our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano, always looking forward to the weekend. Happy weekend, mga kapuso! Miss Vicky, Miss Pia, Emil, happy weekend! Thank you, Iya. Happy weekend. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Emil Sumangit. Ako naman po si Pia Arcangel, buong puso para sa Pilipino. Ito pa ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog, ang balita. Nakatutok kami, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.